Hi guys, this is Rhodes Italian Life. Welcome to my live and welcome to my video. Welcome to my channel. Nakakalungkot lang. I received the news na 2 days ago na tomorrow, November 6, magkakaroon na naman ng lockdown ang aming lugar. Dito sa region namin, dito sa Italy, which is the Lombardia region, kaya nakakasad lang ulit kasi we are in lockdown again. So we will have a 2 weeks quarantine, so 15 days na quarantine. So ayan, as usual, pag lockdown, hindi pwedeng lumabas unless you're you're a worker na kailangan lumabas kasi mag-work. So, kailangan may dala-dala kang auto certificazione or auto certificate from your employer, signed by your employer para may passes ka na makapag labas-labas. Kasi kung hindi ka pupunta lang sa pharmacy o kaya punta ng grocery stores, hindi ka pwedeng lumabas. So, ibig sabihin, lockdown talaga, and nakakalungkot lang kasi tumataas ang bilang ng COVID dito sa amin. So, we're going to stay again sa house na naman. So, nakakalungkot lang kasi, ayun nga, ang daming naging positive. And syempre, of course, natatakot din kami na especially ako, natatakot din ako. But, of course, kailangan ko din mag-work. So, ayan, stay muna sa bahay. And syempre, siguro mag-vlog na lang ako, mag-live stream. Sana hindi naman ako maputulan ng wifi. At waiting pa ako sa wala pa yung yung bill ko ng internet. So sana naman, ayan, naghihintay pa ako. Pero sana, kakalungkot lang kasi yung mga iba, syempre, kailangan nila magtrabaho. So, minsan, hindi sila pwedeng mag-work. And syempre, sa akin din, hindi din ako pwedeng mag-work kasi nga, yung iba kong work kasi part-time, so stop muna sa mga part-time. Of course, sa mga naka-contract ako, okay lang, so pwede akong pumasok. So tomorrow, papasok pa din ako, of course, sa aking boss. And pero madalang na lang akong pumasok because nga of the lockdown. So, kailangan ko ng auto certificate and that's why pwede akong makalabas. Ayan. Buti na lang kanyo. Kasi nga, malapit lang dito ang grocery store sa amin. Malapit din ang pharmacy. At malapit lang din ang ang mga small stores. So, pwede akong lumabas. At syempre, hindi na akong pwedeng lumayo. Unless pupunta ako sa work. So, hindi ako pwedeng mamasyal-masyal kung saan-saan. So, no traveling, no roaming around. Ayan, yun lang ang news ko for today. Nakakalungkot lang. Pero, kailangan nating maging safe din. Ayan, for everyone also. So, ayan, para maging disiplinado lang talaga tayo. Right now, lang naman dito sa amin, hindi masyadong madami ang case. Pero sa ibang lugar kasi medyo madami, especially dito sa Lombardia. At mas madami yata ngayon sa Milan. Ayan, dito sa amin sa Bergamo, hindi ganun kadami. But sa Milan, mas madami yata. So, naka-red kami. Ayan, may kanya-kanyang category kasi yan ng cases. So, kung nasa region ka ng red, so ibig sabihin, magla-lockdown ka, hindi ka pwedeng lumabas ng region mo. Yes, region. At, kaya, tapos,
unless may outdoor certificate ka from your worker, from your company na kailangan kang pabalik-balik from ano, from other part, other region. Ayan, pag may orange, ayan, nasa orange level ka naman, arancha, sabi nila dito orange level, parang itong damit ko, ayun, wala, hindi pa naman masyadong ang restriction, no, pwede silang lumabas, ayan, at hindi ko lang alam kung pwede silang makapasok dito sa sa isang category red, ayan, na region, ayan, category rosa ang tawag nila yan, red alert na kasi, di ba pag red alert, red, so red ang ano namin dito sa Lombardia, at syempre sa ibang lugar, nasa Jalo, ayan, nasa yellow category, which is hindi pa naman masyado, so as almost wala, ayan, meron man pero konti lang, ayan, hindi ko lang alam sa mga ibang region kung may mga zero na cases, ayan, so that's lang, ayan, kailangan lang natin ano, maghintay and be patient and syempre be safe, ayan, so be safe everyone, so tomorrow it will be starting day for the lockdown here in Lombardia, so stay at home and keep safe everyone. Ayan, this is Brothers Italian Life. Ayan, yun lang sasabihin ko. Ano pa ba? Yun lang. Tomorrow, nag-message ang boss ko ng pang-umaga since mag-close ang negosyo nila, so hindi ako pupunta sa negosyo and natatakot naman silang pumunta ako sa house nila para maglinis, or since nga ano din ako, domestic worker dito, so aside from nag-work din sa negosyo, nag-work din ako sa bahay nila, so hindi ako papasok, they said na mag-wait muna after 15 days then dun kami hopefully makapasok. And sa susunod naman, yung isang boss ko, she's willing na pumasok ako, at dapat lang maging ano, mag-ingat lang ako, and syempre may auto certificate galing sa kanya. Ayan. So, let's see tomorrow kung ano mangyayari. Ayan. Magbablog ako, ipapakita ko kung ano ang sitwasyon sa dito sa amin. Ayan. Sigurado, walang masyadong tao. Just like before, nung pumapasok pa ako, walang masyadong tao. So, let's see tomorrow, guys. Ayan. This is Rod. This is Italian Life. Hello, everyone. And God bless and stay safe sa lahat-lahat. Alam ko, madami na ding nagla-lockdown na country. Not only here in Italy, but other part of Europe. And also, I think, syempre sa Asia pa din. So, madami pa din cases. Sana matapos na to talaga. So, let's us pray na sana matapos na. Ayan. Ayan, hello guys, ayan, eto lang. Okay, stay safe and bye guys, and see you again on my next vlog. This is Rhoda's Italian Life. Nagsasabi lang na ano, mag-ingat-ingat lang talaga tayo. Okay, bye!